Isang mapagpalang araw para sa lahat. Sa araw na ito, ang aming pangkat ay naatasan na magbigay ng reaksyon tungkol sa talambidasa. Pagwala ng COVID. Ang aming bibigyan ng reaksyon at patunay ay pinamagatang Pagwala ng COVID ni Apet Cruz. Pagwala ng COVID ay lalabas ako. Ang simoy ng hangin ay lalanghapin ko. Aking yayakapin ang panibagong mundo at sisikapin ko maging mas mabuting tao. Pagwala ng COVID, aking pahalagahan ang mga munting bagay sa buhay na hiram. Oras sa pamilya ay lagi kong ilalaan. Ang pagmamahal ko ay laging ipaparamdam. Pagwala ng COVID ay mamamasyal ako. Ganda ng Pilipinas ay yayakapin ko. Aking ngingitian ng bawat Pilipino, bayaning frontliners, sasaluduan ko. Pagwala ng COVID, wala na mamamatay. Wala na matatakot, wala na nga aray. Lahat ng mga tao sa Diyos magpupugay, sa atin isasalubong ang magandang buhay. Ang punawang reaksyon ko sa sukat ng tulang ito ay malungkot. Malungkot sapagkat ang sukat ng bawat taludtod nito ay hindi pare-pareho ng bilang. Mayroong 12 hanggang 15 pantig sa bawat taludtod ng tulang ito. Aking bibigyan ng patunay ang sukat na mamamasdan sa binasang akda. Ang sukat ay ang bilang ng bawat pantig sa mga taludtod ng mga saknong na bumubuo sa isang tula. Ang sukat ng tula na nilikha ni Apet Cruz ay 12. Ating bilangin ang patunay. Pagwala ng COVID, mamamasyal ako. 12. Ganda ng Pilipinas, yayakapin ko. 12 rin. Aking ngingitian bawat Pilipino. Bayaning frontliners, sasaluduhan ko. Ngayon napatunayan natin na 12 nga ang akda na isinulat ni Apet Cruz na pagwala ng COVID. Ang tulang nabasa na pinamagatang pagwala ng COVID ni Apet Cruz ay may 4 na saknong at sa bawat saknong ay may 4 na taligtod. Makikita na binubuo ng 4 na saknong ang binasang tula. Bawat saknong ay may 4 na taligtod, binubuo ng 4 na taligtod. Kadalasan binubuo ng 4 hanggang 6 na taludtod ang isang saknong. Kaya masabi nating makikita ang elementong ito sa tula sapagkat ang saknong ay isang lipon ng mga taludtod. Magandang araw. Ako si Gabriel Felix Sanchez at ako ay naatasan bigyan ng reaksyon ang tungkol sa tugma sa tulang aming nabasa. Sa una pa lang ay akin ang napansin na ang tulang aming binasa ay merong tugmaang hindi ganap o ang bawat taludtod ay nagtatapos sa katinig tulad ng mga letrang N, L, M, G, NG at Y. Ngunit meron din iilang taludtod sa tula na nagtatapos sa patinig gaya ng 4 na saknong kung saan ang 2 at 4 na taludtod ay nagtatapos sa letrang I, kung saan ang mga titik sa dulo ng taludtod ay patinig o A, E, I, O, O. Ang tugma sa aming tulang nabasa ay nakapagdagdag ng emosyon sa kabuuang damdamin ng tula. Ilamang po at maraming salamat. Ako ang naatasang magpatunay kung may tugma nga sa nabasang tula na pagwala ng COVID. Ang tugma ay tumutukoy sa pagkakasintunog ng huling pantig ng huling salita sa bawat taludtod. Makikita natin sa unang saknong ng tula na nagkakapareha o may tugma ang huling salita. Katulad na lang ng ako, ko, mundo at tao. Reaksyon sa talinghaga. Ipinakita sa tula ang mga matalinghagang salita tulad na laman ng aking yayakapin ang panibagong mundo o di kaya ang mga munting bagay sa buhay ay hiram. Dahil ito ay nagbibigay kahulugan sa pahayag hangon sa karanasan ng tao gaya ng mga bagay-bagay sa paligid o pangyayari sa buhay o di kaya may nakatagong kahulugan ito. Sa talinghaga, sa patunay, ang aking unang nabasa o napansin ay aking yayakapin ang panibagong mundo. Ang ibig sabihin nito ay kanyang tatanggapin o yayakapin ang mga nangyayari sa kasalukuyan sa ating daigdig. Pangalawa naman ay ang munting bagay sa buhay na hiram. Ang ibig sabihin naman nito ay kanyang papahalagaan o iingatan mga bagay na hindi sa kanya sapagkat limitado lamang ang ating buhay. Pangatlo,
ganda ng Pilipinas sa yayakapin ko. Ibig sabihin nito ay pagtanggap o pagyakap sa kultura o tradisyon nating mga Pilipino sa halip na yakapin ang mga kultura at tradisyon ng ibang bansa. Pang-apat, lahat ng mga tao sa Diyos ay magpupugay. Ibig sabihin nito, pagkatapos na hirap o pasakit, kalakip nito ay ginhawa at magpapasalamat sila sa Diyos sapagkat ito'y kanilang ito'y dito sila'y nananalig. At panghuli, sa atin ay sasalubong ang magandang buhay. Ang ibig sabihin nito, kahit marami pa mga problema ang dumating, may magandang mangyayari pa rin ang magaganap. May mga magagandang mga pangyayari pa rin sa ating buhay ang mangyayari. Aking iginaguhit ang mukhang masaya sapagkat aking nasilayan ang kariktan sa tula. Magandang umaga, ako si Denise A. Pakate at ako ay naatasan na magbigay na reaksyon sa kariktan sa tula. Bago tayo magsimula, ano nga bang ibig sabihin ng kariktan? Ang ibig sabihin ng kariktan ay kagandahan at nagmumula sa salitang marikit, kaya't kariktan. Sa tula, ginagamit ang kariktan upang mas lalo pang mapaganda ang isang tula. Bukod pa rito ay nakakatulong ito sa tugma at sukat at sa iba't ibang elemento ng tula. Sa tulang pagwala ng COVID ni Apit Cruz, makakatagpo tayo ng maraming kariktang ginamit. Kaya't habang nagbabasa ako ay nagagandahan ako sa tula. Minsan pa nga ay napapasabi ako ang ganda ng linyang ito. Yan pala'y dahil nakatulong ang kariktan. Minsan, hindi natin nahahalata ang mga kariktan na ito dahil ginagamit din natin ito sa pang-araw-araw na buhay natin. Ngunit, napaka-importanteng elemento ito ng tula dahil dito'y nakakatulong ito sa istruktura ng tula at nakakapagpaganda ng iba't ibang kahulugan. Yun lamang po at maraming salamat.